So yun guys, no, ito yung tambayan natin. So ayan, oh. Ganda, oh. Ikot lang na ikot. So ayan guys, no, ito yung tambayan natin. So ayan, oh. Ganda, oh. Ikot lang na ikot. Ganda to guys, dito guys, pag mga ganito nito, mga medyo hapon na. So napakaganda ng area. So kahit saan ang gulo guys, so kahit saan matitingnan. So sobrang ganda. Ito yung ano guys, yung tambayan ko na consider mo siya na ano na, pang unwind, no? Ang ganda ng ano eh, parang perfect place to guys eh. Ganda ng ilaw dito. So ayan. So ayan guys. So yung ginagawa ko pag medyo stressful yung ano natin, so dito ako nagana guys. Dito ako pumupunta. So medyo ano guys, release ng stress at saka yun, medyo lailaw muna sa toxic environment. Ayun, so, siyempre, tayo, yun, diba, pag nagtatrabaho ka na, so, ikaw na taga-isla, so, yan, pag dito na sa city, so, medyo, lalong-lalo na kung wala dito yung pamilya mo, so, medyo, ano nga, guys, medyo, yung trabaho, staff house or boarding house, trabaho, bahay, is medyo ano siya guys, nakaka-stress siya, nakakadagdag ng stress. So, lalong-lalo na pag medyo ano ka na sa trabaho, medyo pressure yung araw mo, tapos hindi ka nag-unwind. So, medyo ano siya, consider mo na stressful, tapos may lalong-lalo na ngayon, no, pag open mo ng social media mo, or especially yung Facebook, pag tingin mo doon, ngayong ilang ano na lang guys, no, ngayon March na, so March, dalawang buwan na lang, so almost ano na lang guys, no, ilan na lang, pero yun, dalawang buwan na lang, election na, so yung makikita mo dun sa Facebook or sa mga social media, so Twitter, Instagram or sa YouTube, makikita mo, so halos ano na guys, no, maghalos mga ano na post ng campaign materials ng mga politiko, mga issue, no, mga iba't ibang issue na binabato, bawat isa nagbabatuhan ng mga issues in comments. So ayan, no, kung ikaw isa ka sa mahilig din about sa politics, yun, ma-consider yan na dagdag ano din yan guys, ma-consider na pressure, stress din yan. So, yung ginagawa natin, pag mga ganito na, so pumupunta tayo dito guys, sa dito area na to. So, kahit pa paano, ang ganda kasi ng ambient eh. So, ayan, ang ganda ng ambient. So, tapos, yan guys, oh, ang ganda ng mga tanawin dito. So, ito yung ano guys, yung nasabi ko dati sa inyo na pumupunta ako dito kasi, so aside sa napakagandang area guys na Tambayan,
So yun, sabi ko, di ba, ah, sa mga, kung hindi nyo pa napanood yung mga video ko, yung isa sa mga videos ko doon sa channel ko, so kinonsider ko to na isa sa mga pinakamagandang, pinakamemorable na area na dito, na when it comes sa city, na kung dito ako sa city, kasi naging part to ng ano ko, ng kumbaga ng journey ko, no, so sa trabaho. So ito yung isa sa mga project, isa sa mga building dito is part ako ng construction, guys. So yun yung ano ko, no, kaya bumabalik-balik tayo dito, guys, tinitingnan natin. So ayan, oh, yan, oh, niya, no, yung Marriott, ang ganda, di ba, guys, no, tanaw na tanaw mo yung project mo, no, kahit hindi ka naging napatapos, hindi mo napatapos yan, so kahit papaano naging part tayo dyan, guys. So mga almost 1 year ako nagtatrabaho dito sa isa sa mga subcontractor ni Mika World dyan sa Marriott na yan. So yun, guys, going back dun sa sabi ko kanina, sa ano, nag-uusapan natin kanina, so about sa napaka stressful ng mundong to, guys. So ayan, to dapat kayo, no, kung kayo na mga taga-isla, kung pupunta ka kayo dito sa city, to aside sa napaka, to dito kasi sa Iloilo, medyo hindi pa consider as polluted and crowded, guys, eh, no, dami pang space dito sa Iloilo compared dun sa ibang medyo ano na, yung sa Maynila na portion, no, NCR, so medyo ano na yon. So dito sa Iloilo, medyo ano, marami pang area na hindi pa makonsider as fully developed na, no, guys, so. Pero dito sa tinatayuan ko, ano to, guys, part lang to na papatayuan pa ni Mega World ng additional na mga building. So yung sa dulo, lahat na yan, hanggang sa dulo doon, no, lalikod ng Marriott, yun, kung ubos na yan, guys, naubos na, mayro, lahat na, may mga building na yan. So dito na lang na portion, yan, no, yan, no, na yan. Dito lang yung pakantip. Pero ayan, guys, oh, kung going na kasi yan, eh, oh. No, andyan na, oh, may tower crane na nakatayo. So, going. So, parang ano ata yan, eh. Kundo din yan. Parang kundo din yan, guys, yung ano dyan. Yung gagawin. Ito yan lang. So, lagay natin dito muna. Padala. Naiiwan ko kasi yung ano ko, eh, tripod ko, eh. So ayan, guys, yung napapansin ko lang dun sa mga social media, usually yun nagbabanatan. So I'm sorry to say, guys, pero isa din tayo sa mga kuminsan nagiging nakikasabay na din tayo sa mga toxic na mga bangayan, eh, or sharing of, una-una, sharing of ideas. So mag-ano tayo, guys, makipag-bati tayo dun sa tinatawag na social media, sa comment section. So may nagpo-post tayo din, ano din tayo, active din tayo sa mga ano, guys, nagpo-post tayo. So hindi ko lang i-mention yung pinapanigaw natin na politiko, pero kung nakasubaybay kayo sa social media ko, to alata naman na kung sino yung ano natin, pinapanigan natin. So kasi yun, bawat isa sa atin kasi may ano, eh, kung bakit siya yung pinili natin, may reason. Bago magpili ka ng politiko, so may reason kung bakit mo siya pinili. So kung wala reason kung bakit mo siya pinili, eh wala yun. Kung baga, makonsider mo na, sige lang, yun lang, yun kasi yung gusto ko, eh. So hindi ka naman maano doon, actually. So wala namang problema doon. So ano mo yun, eh, opinion mo yun, eh, freedom mo yun, eh. That's why we have democratic form of government tayo. So we have the freedom to choose kung sino yung kandidato natin, kung sino yung pipiliin natin sa pagdating ng halalan. So as of now, kasi campaign period, so kanya-kanyang ano, guys, kanya-kanyang probe ng mga kandidato kung sino yung deserving. At the same time, i-feed, i-share natin sa mga kung umpisa palang maging partisan ng politics na tinatawag, guys. So yun, kung minsan kasi sila kailangan pa yan ng guide, eh. Pero ngayon, guys, no, ngayong generation na to mga kabataan, so ayun, guys, kung makonsider mo na medyo advanced na talaga sila, kasi marami na ngayong mga bata
hindi pa nga bumubuto ng ano eh, kumbaga iski pa lang yung binubuto nila. So national election. So hindi pa sila allow bumuto. Pero napaka ano na guys, napakahusay na. Tapos ang ganda na ng mga delivery nila on how to explain nila yung mga side nila, on how to choose the yun nga yung politiko nila, kung paano nila pinipili. At the same time, merong ano guys, kung baga may mga ano talaga, no, may laman talaga yung ano nila, yung mga reasoning nila. So believe ako doon, no guys, believe ako sa mga kabataang mga ganon. So yun nga, for me ah, sa side ko, okay lang naman na maging neutral. So, marami kasing kahit ano nga eh, no? Kahit siya taan, magiging neutral. Tahimik lang, wala lang. Pagdating ng eleksyon, kung butante ka, buto ka lang, no? Okay lang naman 'yon. So, wala namang problema. At 'yun nga, yung ibang mga relihiyon, hindi na din sila nakisali. May mga relihiyon na consider as neutral. Pag nag kahit buto nga, guys, hindi na naniniwala sila na may man leader na capable na mag-handle ng perfect government. Kasi yung pinapaniwalaan lang nila is only God, no, or only the second coming of Jesus Christ na tinatawag, no. Yun yung magiging perfect na governance. So wala, kumbaga ngayon daw, so bakit hindi nila po mapapanig or hindi sila bumubuto? It's because believe na walang perfectong gobyerno, guys. O hindi kayang i-handle ng isang tao, walang perfect na leader na mag-handle to make the government governance perfect. So ayun guys, no. So hindi natin sila masisisi, paniniwala nila 'yon. So may iba naman, no. Yun nga, may mga kilala ako, may naka-discussion din ako na ang iba naniniwala na the religion should engage, no, in choosing who is the advisable or the best leader among all candidates. Parang ganun guys, no. So kanya-kanyang ano 'yan, kanya-kanyang beliefs 'yan at saka 'yun nga, no, prinsipyo sa buhay. So at the end of the day, hindi natin sila masisisi whether they participate or not or kung sino yung pipiliin nila, kasi yung objective lang naman natin is we are aiming a good governance at the same time a good leader, no, na isasaklaw niya yung pangkalahatang mamamayan ng Pilipino. So ayan lang guys, no, yun lang naman yung ano eh, kumbaga yung hinahanap natin bilang isang kung sino yung magiging ano natin eh, representative natin or magiging leader natin, no, yung maipadama sa karamihan sa mga Pilipino na we have na ano, a leader, no, sandala natin. Ayun guys, gabi na, oh. Kikita niyo na sa likod ko. Mag-aalas ano na to eh. Tingnan natin, check natin ha. Kumakita. Alas 6:30 na siguro to, guys. So 'yan lang. So ikaw na, tayo bata ka man o matanda, no, na nakikisali or no or active doon sa tinatawag na politics or yung politika, so either neutral ka man or we call that hindi makonsider as neutral, yung ano ka lang guys, kung baga wala ka lang kinakapihan na kandidato as of now, kumbaga na andyan ka pa sa process na namimili ka pa, hindi ka pa sure sa kung sino yung bubutuhin mo. So, within sa 2 months na to guys. So, kumbaga mahaba pa to eh. Marami pang ano, mas makikilala mo pa yung mga tawag doon, mga politiko or mga kandidato na nagpapatakbo. So, doon sa public appearance nila. Yun, ang ina-advise ko lang sa inyo guys, no. Kung ikaw na hindi ka pa tawag doon, na hindi ka pa sure sa kandidato mo or hindi mo pa kilala yung mga kandidato, much better guys na manood ka ng mga ano, mga debate, mga debate nila guys, at interview, doon mo makikilala, no. Kung hindi sa atin kasi pag national election, ngayon national election, hindi naman directly na nakikilala mo yung ano eh, kumbaga hindi mo, unless kapitbahay mo yung politiko na yan,
to, sure ka, kilala mo talaga yan, no? Ang ganun ba? Pero, so, sa national election, so usually, yung nagpapatakbo, yung tumatakbo is hindi mostly, hindi natin kilala. Unless, sikat na sila guys, artista sila, no? Or mga personality na mga sikat na mga personalidad. So yan, makikilala mo sina Robin Padilla, o kilala mo na yan. Pero yun yung guys, hindi mo totally, kung yan, kung ikaw, baguhan ka palang ipinanganak sa mundo. So hindi mo, kung magtabihin mo na sina Robin, mga artista na yan, so sila, kung ano yung pinapakita nila as actor dun sa pelikula, mabait, ano. So hindi mo ma-sure na, or sinong artista dyan, hindi mo ma-sure na yun yung ugali nila, no, pagdating sa ano, pagdating sa real life, no, o sa totoong buhay. At the same time, hindi mo maikumpara yung pagiging artista or profession niya sa doon sa tinatawag nilang kung ano nga ba yung responsibilities ng ano, ng job or job description ng isang politiko or sa specific na position dyan sa government na yan. So mas maganda guys na manood kayo ng debate. So yan, maraming ano eh, no? So mga sa TV, manood kayo yun, maraming debate at interview. So dyan, isa sa mga ano dyan guys na number one, na dyan mo makikita or makikilala yung kandidato at the same time, doon nila ma-appreciate guys, no? Especially doon sa mga sa mga senado, no, no, sa senatorial debate, no. So 'yun, doon mo ma-appreciate. So ano guys, ganda ng mga palitan at saka at the same time habang nanonood ka, nagle-learn ka din eh, no. So especially doon sa mga may mga na-course, no, or nag-aaral ka ng mga law or related sa politics and governance. So, ma-appreciate mo talaga guys yung debate. So, yun. So, yun lang naman guys, no. So, habang nag-ana tayo, kwentuhan tayo dito. So, habang ganda ng ano guys, ng ambient dito. So, yan, medyo gabi na. So, nakakain na din tayo. Okay na doon, na ako mag-aapunan. So, iba na yung ano guys, oh. Yan, oh. Ganda na eh. Yan. Ikot mo muna kayo guys before tayo magpaalam. Yan guys, oh. Yan yung, ito na yung mukha niya paggabi. So, alam nyo naman, Mega World, ganda ng ano niya. So, iba talaga si Mega World. Yan, oh. Ganda na. So, ang ganda na nga ambient dito guys. So, at the same time, yung mga bata at mga nag-ano dito, papasya lang. Sana ako. Nagbabike. May street light din kasi. So, nakatambay na sila. So, ayan lang guys, no? So, that's all for today's, no? Sana na-share ko yung ano ko, yung tambayan ko sa inyo. So, kung ano guys, kung andito kayo or ano, tabay, gusto nyo rin tumambay dito. So, kita-kita na lang tayo dito guys. So, ano lang naman ako eh, so tumatambay ako dito pag medyo stressful na yung ano natin, environment natin. So medyo ano guys, so that's all for today's guys, no? So thank you for watching, so bye bye.